sa isang iglap ay nagbago ang lahat. At sa pagmulat ng mga mata, ang mga bagay na nakagawian ay napalitan ng bagong patakaran. Sa paglipas ng mga panahon, ang totoong simbolo at diwan ng Pasko ay tila ba natabunan na ng mga nakaugalian at nakasanayan. Naging basehan ng mga bagay na kung walang bagong damit, laruan o mga regalo o di kaya ay walang kaganapan tulad ng mga kasiyahan at pagsasalo-salo, ay wala na ang ibang katanggap-tanggap na rason upang masayang makapagdiwang sa panahong ito. Atin nawang mabatid na ang ligayang hatid ng Pasko ay hindi nakabase sa mga palamuti at panlabas na kaanyuan ito. Dahil kahit kailan at higit na sa kahit ano paman, ang pag-asang dulot nito ay hindi matutumbasan sa anumang kaparaanan. Tunay na kahulugan ng Pasko ay ibalik sa ating gunita. Tanggapin at yakapin ito na buo ang pagtitiwala na sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Diyos, ang ganap at lubos niyang pag-ibig ay kanyang ibinuhos. Inihandog niya ang kanyang nag-iisang anak bilang isang regalo. Si Jesus na kailanman ay hinding-hindi magbabago. Siya ay mananatili kahapon sa kasalukuyan maging sa kinabukasan. Kaya ang ating pag-asang nakaugat sa kanya ay mamalaging walang hanggan. Pilitin mang manaig ng pangulila at ng mga pangyayaring nagdudulot ng pangamba tulad ng mga paghihirap, panganib o maging ng pandemya. Mga ito ay hindi makakadaig sa lalim ng pinangahawakan nating pag-asa para tayo ay ilugmok at itumba. Sa bawat isa ay distansya man ng pagitan. Siya ang sa atin ay namamagitan. At ang lahat ng pagsubok ay kakayaning mapaglabanan dahil si Jesus ang daluyan ng ating kalakasan. Siya ang tanging dahilan ng ating pagdiriwang. Sapat nang si Jesus ang ating kasama upang may pagbunyi ang Pasko na puno ng pag-asa.